titinda ka lang, tapos ka ng college, tindera ka lang. Ha? Hampasin kaya kita ng bulto. Hi everyone, it's your girl Kimi and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, I will share to everyone, especially sa lahat ng nanonood ngayon, how I started my business dahil ito nga yung most requested vlog ng karamihan. Ang dami nagtatanong sa akin kung paano ko ba in-start itong little clothing shop ko. Bago ko i-start to, kung hindi pa kayo naka-like and follow sa Facebook page ko, ilalagay ko dyan yung link, hindi yung link, yung mismong itsura ng Facebook page ko para updated kayo sa mga paparating kong collections. In this video, i-share ko sa inyo lahat ng mga bagay na pin-repair ko before ko pasukan tong pagbibusiness ko na to na bilang online seller. Sino yung mga taong involved? Paano ako nag-start? Ano yung mga tips and advice? So, kung ikaw ay nagbabalak na maging online seller or mag-establish ng sarili mong business, this video is for you. So, just keep on watching. So, maraming nagtatanong sa akin kung magkano daw ba yung puhunan ko nung nag-start ako sa pagiging online seller ko ng mga damit. Maniwala kayo sa hindi, 500 pesos only lang po yung puhunan ko. Mag-start ako dito sa business na to. Talaga nakipagsapalaran po ako after kung mag-withdraw sa sahod ko dahil nagtrabaho pa ako nun sa City Hall. Pumunta ako sa isang ukayan, kung taga San Fernando kayo, sa harap ng San Fernando Elementary School. May ukayan doon, lagi akong tambayan doon. Sa 500 pesos na yun, bumibili ako ng mga damit na tig 10, tig 20, 30, dalawa 100. Tapos, yun yung ginagawa kong pang collection ko. So, hindi ako nag-bail agad, hindi ako nagbultuhan kasi nga natatakot akong mag-take ng risk. Kasi nga, bail yun, hindi ko alam yung mismong laman. Pati yung supplier ko, hindi niya alam yung mismong laman. Kaya natatakot ako. Baka masayang yung pera ko, baka malugi ako. Takot na takot talaga ako mag-take ng risk nun. Pati si mama ko, ayaw niya akong papag-bail kasi nga, baka nga malugi ako. Baka hindi ko alam yung laman, basura yung mapunta sa akin. So yun, hindi muna ako nag-bail. Dun sa 500 pesos na yun, bumibili muna ako ng handpick talaga na from Ukay-Ukay. Yung mga nabibili ko sa galing sa Ukay-Ukay nga dun sa harap ng elementary school, pinaplansya ko, tapos wala pa akong manikin noon. Ako pa yung mismong nagmo-model ng mga paninda ko, yan ilalagay ko dyan. When worn lang kasi wala akong manikin, hindi ko lang paano ako mag-i-start. Kasi nag-i-start pa lang na talaga ako nung nag-try muna ako, tinignan ko muna kung mag-click. 20 pieces, 15 pieces muna yung tinatry ko, worth 500 pesos nga. Hanggang nag-try akong i-upload sa Facebook page ko, gumawa muna pala ako ng Facebook page. Kahit mga friend ko lang yung mga nakalike nung una, 100 likes lang ako, 71 likes. Sobrang saya ko na kasi kahit hindi pa ganun kakilala yung page ko, yung mga friend ko talaga tinatangkilik yung mga ina-upload kong collection ko sa Facebook page ko nung nag-i-start pala. Nag-work ako way back nung nag-start ako ng work is 2018 kasi graduate ako 2018. First work ko talaga is yung sa City Hall. I have this friend na sobrang na-admire ko sa pagiging online seller niya ng mga damit. Parang na-inspired ako sa kanya every time na yung mga panahon na pinapakita niya sa akin yung mga ipon niya. Na-inspired ako kasi ang galing. Kasi ako nag-work ako, siya hindi. Pero nakakaipon siya ng ganun kalaking pera. Tapos dun ko naisip na, what if kaya try ko rin mag-online seller? Kasi ang galing-galing niya. Shout out sa mentor ko dyan. Tupe, thank you sa'yo kasi laking tulong. Siya yung nag-guide sa akin kung paano ako mag-start dito sa open na to. Sabi nga niya, unang-una dapat may lakas ka ng loob. Ay, naiyak ako. Ayokong umiyak dito. Walang iiyak. Mahirap ako kasi pinagsasabay ko yung work ko sa government. Tapos yung pagiging online seller ko nga kasi every papasok ako sa office, uy, Kimi, ang dami mo naman dala. Uy, talagang ito, ganyan. As in, ang dami kong dala, halos na sa payat-payat ko na nga. Tapos pagbibit-bitin ko pa yung mga orders ko for meetups and shipping, parang mapapayak ka na lang sa sobrang pagod kasi yun nga, pinagsasabay mo. Yung dawas at naing na, naipon ko yung pambili ko ng bill, sabi ko sa sarili ko. So, this is it, Kimi. I-try ko, mag-take na ako ng risk kasi nga, lumalaki na yung, hindi naman ganun sa kalaki. Nakikilala na pa unti-unti yung Facebook page ko. Yung mga handpick ko sa Ukay, parang hindi na sila sapat. Kailangan ko na ng ibang design ng mga damit kasi parang hindi pa ulit-ulit. So ito, nag-try ako mag-bail. So first try ko ng bail. Okay naman, pero
dahil nga first timer, hindi maiiwasan na ma-disappoint ka kasi feel mo konti lang yung maganda. Kasi pagkahugot mo sa bulto, lukot-lukot pa, ganun. Parang feel mo pinagbagsakan ka ng mundo kasi akala mo yung dumating sa'yo puro basura. Pero hindi ako sumuko kasi nilaban ko sila, tapos pinlansya ko sila. Tapos bumili na rin ako ng manikin dun sa supplier na pinagbilan ko ng pinakauna. Shout out dyan, sis Jen. Thank you so much sa mga turo mo sa akin nung nag-i-start ako dito. Bumili ako sa kanya ng manikin. Yung manikin ko pa nun, stable cap manikin muna kasi nga nag-i-start pa lang ako. Hanggang hindi na ako yung nagmumodel sa mga tinda ko. Sobrang nakakapagod yun. Suot, ubad. Tapos hanggang, yun nga, nag-bill ako, nabagi ko naman yung puhunan kahit papano. Yung tubo, okay lang kasi nga nag-i-start pa lang. Hindi ko pa lang paikutin yung business, yung pera, kasi nga nag-i-start pa lang, paulit-ulit. Hanggang dumating yung point na hindi na lang mga friend ko yung buyer ko, kasi meron na akong buyer from ibang lugar like Manila, minsan ang bahabol pa ng Visayas, Mindanao. So problem ko is paano ako magpapaship kasi nga hindi ako marunong. Puro ako tanong, paano ako magtanong sa mga kakilala kong nag-online seller. Sobrang nakukulitan na sila sa akin kung paano ba magpaship. Pupunta ba ako sa JNT? Hihingi ba na agad ng plastic? Plastic yung tawag ko nun, pouch pala yung tawag dun. As in, sobrang hirap maging newbie, kaya yung mga newbie dyan, kapag may tanong sila sa akin, alam ko yung nararamdaman nila, kaya tinuturuan ko talaga sila kung paano, kung ano mga pwedeng gawin. Rules, tips, ganun, para may start nila yung business nila. Kasi promise, hindi ganun kadaling maging newbie, lalo na dito sa OK Business na to. Kasi mga nga pa ka talaga. Minsan darating pa yung point na parang yung mga ahead sa'yo sa pagiging online seller, parang ayaw ka nilang turuan kasi feel nila malalamangan mo sila, ganun. Pero okay, nayaan ko na lang kung ayaw nila akong turuan. Nag-research ko sa sarili ko. Tinry ko yung mga pwedeng gawin. Nag-research ako kung paano mag-ship. May ako ng vault. Ano yon yung brochure nila. Kung magkano yung aabuin ng shipping. Minsan, abonado pa ako kasi nga hindi ko alam yung patakaran ng JNT na per kilo pala. So yun, dahil sa pag-aabono, minsan bawi-bawi na lang. Yung tubo ko napupunta sa pag-aabono, ganun. Tapos hanggang dumating din yung time na hindi na lang retail yung isa-isa na binibenta ko. Hindi na lang retail yung hanap nila sa akin. May nag-inquire sa akin kung may pre-pack bundle ba ako. What is pre-pack bundle? Yun yung parang pang starter sa mga gusto mag-start ng ukay na hindi pa nila ma-afford yung isang bale, isang bulto. So yun, 25 pieces, binenta ko 1.5 ata, o 30 pieces 1.5. Dagami sa Miss Occidental pa siya. Nakamitan ko yung name na siya, shout out ko sana siya dito. Siya yung pinaka-first avail ng pre-pack bundle sa akin. Dahil sa kanya, nakilala lalo yung page ko kasi nga, nag-start ako, di ba, sa retail. Sa una, nag-start ako sa handpick, tapos nag-bail ako. Tapos may nagtanong kung meron ba akong avail na pre-pack bundle. So, ginawa ko. Dahil meron ako mga sobra sa mga retail ko, ginawa ko, yun yung mga pre-pack bundle ko. Siya yung pinakaunang pre-pack bundle na nag-avail. Ilalagay ko dyan yung pre-pack niya, yung pinakauna ko. Sobrang saya ko nun kasi yung may bumili sa akin, isang set ng pre-pack bundle na 30 pieces. Tapos yun pa yung mahirap, taga ibang lugar, misan sa Occidental. Hindi ko pa alam magkano yung shipping na abutin niya. Hindi ko alam kung bonado ba ako nun or hindi. Tapos ngayon, dahil nga hindi na, parang hindi na kayang pagsabay yung work at yung pagiging online seller ko kasi nga medyo nakikilala na din yung page. Parang sumasagad na minsan yung katawan ko, parang walang pagpahinga ko. So, parang hindi na rin masaya sa ginagawa sa work. Pero masaya ako sa mga kasama ko. Parang hindi na lang ako nag-grow or hindi na ako, parang hindi na ako happy sa ginagawa ko. Parang mas nakikita ko yung sarili ko. Happy ako dito sa side ng pagiging online seller na nagawa ko. So yun, nag-decide ako, talagang pinaka-isip ko. Sabi ko kay Lord, bigyan niya ako ng sign. Wait. Tuloy ako dito, kaya ayaw akong gawin itong vlog na to eh. Dami nagre-request talaga dito na ikwento ko kung paano ako nag-start sa business. Kaso nga ito, tignan mo na iyak ako, parang tama. So yun. Wait. Ito pala yung pinakamahirap, kailangan magtimbang kung saan ka mas masaya, kung saan ka mas nag-grow. So worth ba o itong pag-iing online seller? Uy, naiyak ako, ayoko na. Like the long story short, yes, nag-resign ako sa work. From government employee, pagiging online seller. Dito mo na talaga makikita sa point na to kung sino yung mga totoong kaibigan mo. Yung susuportahan ka sa gusto mo kung saan ka mas masaya. Pero dumating din yung time na nung nag-resign ako, daming nagsasabi sa akin nun. Sabi nila sa akin, government employee ka na, nag-resign ka pa. Sayang naman,
magtitinda ka lang, tapos ka ng college, tindera ka lang. Hampasin kaya kita ng bulto. Hindi, joke. Totoo yun. Ang dami na encounter na sayang daw, ba't ako maalis sa pagiging government employee, kasi nga government employee na. Pag a government employee, kala nila ganun na kalaki yung sahod. Pero honestly, parang sa akin, hindi kasi siya sapat. Hindi siya sapat, promise. Siyempre, binibigyan ko kasi naman, mag-anong sa sweldo. Parang hindi talaga sapat, hindi kami nakakaipon. Tapos eto nga, dumating yung point na may nagtanong sa akin kung nagbebenta daw ba ako ng bail. Tapos naisipan ko, bakit kaya hindi ko itry mag-supply din ng mga bail sa mga gustong mag-try ng okay business. So yun, sobrang saya ko nung nangyari na to, itong part na to. Di ba kasi naisip ko lang, nag-start ako sa handpick, sa okay-okay. Doon nga sa San Fernando Elementary School, ni-retail ko, tapos nag-bail ako, nag-prepack ako. Hanggang ito nga dumating yung time na nagbubultuhan na ako. Ayan, papakita ko sa inyo dyan, kasama ko yung boyfriend ko. Sobrang napaka-supportive at napaka-bait. Pinagtutulungan namin tong small business namin. So yun, hanggang sa parang pumatok siya talaga na ang daming gustong mag-avail ng bail, ganun. Alam ko, para sa iba, hindi pa ganun ka-successful itong business. Na to, konti pa lang yung mga bail na nabibenta ko. Pero para sa akin, para sa amin ng boyfriend ko, sobrang laking blessing simula nung dumating itong bigla na lang talagang boom. Hindi ko naman din expect na mag-boom. Road to 10,000 likes na ako. Yan, tingnan mo. Hindi ako nag-boost, hindi ako nagpapa-sponsor, hindi ako nag-aksay ng pera para dun sa mga boost posts, para mas maraming makikita. Never ko pa siyang na-try. Kaya nga nagtataka ko bakit malapit ako mag 10,000 likes without doing that, na mag-sponsor at pag-boost ng mga posts. Kaya sobrang blessed ko. Sobrang thank you Lord sa lahat ng binigay niyang blessing. Sobrang dami ko din pinagdaanan. Ang nakarating dito sa ganito, hindi pa naman ganun ka-laki yung business, pero sobrang pagpapasalamat ko na dahil dito, mas nakaipon kami, mas nakakatulong sa parents. Sobrang saya. Kahit na dami pa rin nagda-down sa'yo. Minsan, siguro part na rin naman yung pagiging online seller mo. Kaya ako sa lahat ng online seller dyan, proud na proud ako sa inyong sabit ng dibirang ginagawa natin. Unlike sa mga off, di ba, unlike sa office work, 8 to 5, uuwi ka, 5 o'clock, wala ka nang ibang gagawin dito sa business. Sa business, kailangan mo talagang tutukan mo ng kung pwede lang 24 hours, di ka matulog, kaka-reply sa mga i-inquire sa page. Ganun, guys ko lang dyan sa mga newbie. Yes, alam ko sobrang hirap sa umpisa, makakapaka talaga. Pero wag ka susuko, dahil parin din ako dyan. O mahirap, pero kailangan lumapan para sa future. Nadapa ka lang, pero dapat babangon ka ulit. Hayaan mo yung mga magda-down sa'yo pababa. Mag-focus ka dun sa goal mo. Kasi alam ko na, alam naman natin lahat na meron pa rin naman susuporta sa atin, lalo na yung mga tunay na kaibigan dyan. Tsaka kung nahihirapan kayo, chat nyo lang ako. One message away. Aww. Hindi ako madamot at hindi ako snabera katulad ng ibang seller dyan na porque mataas na yung ano nila, sarili nila, feel nila. Parang hindi sila nanggaling sa pagiging newbie. Siguro nakagain din ako ng maraming buyer dahil sa pagiging friendly ko. Aww. Shout out dyan mga CS! Thank you so much! Sa pag-a-avail lagi every collection ko. Ganun ka-successful, pero para sa akin, success ko na din na matuturing to kasi kaya ko na kahit di ako nag-work. Ayaw ko na tumay sa sarili kong paa. Sa mga nag-support, thank you so much. Kilala niyo na ako sino kayo. Sobrang blessed ko kasi meron ako mga kaibigan na katulad niyo. Kahit na pinili ko yung kung ano yung feel ko na mas makapagpasaya sa akin. Sabi ko na kaya ayaw akong mag-vlog nito kasi feel ko maiyak talaga ako. Kasi pag nagre-reminisce, basta kapag inaalala ko yung mga paano ako nag-start dito, naiyak na lang talaga ako sa basic. Parang dati hindi ko palang kung saan talaga ako yung lugar, kung saan ba talaga ako masaya. Kasi educate ako, hindi ako maturo. Tapos bigla, nagiging government employee, tapos nag-resign, tapos bigla naging online seller. Parang ang daming ginawa ni Lord sa buhay ko, para bago ko makamit mo kung ano yung meron ako ngayon. Basta, advice ko lang sa inyo, mahalin nyo lang yung ginagawa nyo. Promise, hindi kayo iiwan yan. Mahalin nyo yung business nyo. Maging masipag lang, maging consistent, kasi yun lang talaga yung key. Kung may mama yung papa, this is for you.
ka-boyfriend ko, maraming salamat. Kasi ano, pinagtutulungan talaga namin itong business na ito. Kahit every weekends, hindi na kami nakakapag-date like before. Nakapag-date naman sa bahay na lang lagi, home date, hindi na like before dahil nga siguro may pandemic. Lagi nakapokus kami dito every weekends, delivery ng bill, every Saturday, ganun. Parang yun na rin yung bonding namin. Thank you, we love you. So I think that's it for this video. Thank you for clicking and watching this video. I hope marami kayong natutunan, na-inspired, kahit pinaiyak niyo ako. Kung gusto mong magkaroon ng part 2 tong vlog na to, comment lang kayo sa comment section kung ano pa yung next vlog na gagawin natin dahil medyo busy ngayon na lang ulit nakapag-vlog. So yun, thank you for watching this video. Don't forget to click the subscribe button and the bell button so you will be notified every time I post a new video. So yun lang guys, tinda lang ng tinda. Bye! See you on my next vlog.